Noon, si Jesus ay nasa bundok ng mga olibo. Habang siya ay nakaupo ron, tinanong siya ng kanyang mga alagad nang walang ibang nakakarinig. Kailan po ba mangyayari mga sinabi niyo? Ano pong magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, "Mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ninuman. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na siya ang Mesiyas. At marami silang maililigaw. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita kayo tungkol sa mga digmaan. Ngunit, huwag kayong mababahala. Dapat mangyari ang mga yon. Ngunit hindi pa yon ang wakas. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar." Ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap, tulad ng isang nanganganak. Sa mga panahong yon, kapupuotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang marami. Ang kasama ay lalaganap, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit, maliligtas ang mananatiling tapat hanggang wakas. At ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos, upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito. At saka darating ang wakas. Kapag nakikita ninyong nagaganap na sa dakong banal ang kasuklam-suklam na kalapastangan ng tinutukoy ni Propeta Daniel, unawain ito ng pumabasa. Ang mga nasa Hudeya ay dapat tumakas sa kabundukan. Ang nasa bubong ay huwag nang mag-abala pang kumuha ng kahit ano sa loob ng bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. Kawawa ang mga nagdadalang tao at mga nagpapasuso sa mga araw na yon. Ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag mapataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga. Sapagkat sa panahong yun, ang mga tao'y magtaranas ng napakalaking kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ng sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. At kung hindi pa iikliin ng Diyos ang panahong yun, walang taong maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paiikliin ang panahong yun. Kung may magsasabi sa inyo, narito ang Mesiyas, o naroon siya, huwag kayong maniniwala. Sapagkat may mga huwad na Mesiyas at may lilitaw na mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kagilagilalas na himala at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari pati ang mga hinirang ng Diyos. Tandaan ninyo, ipinagpauna ko nang sabihin ito sa inyo. Kaya't kung sabihin nila sa inyo, naroon siya sa ilang, huwag kayong pumunta doon. Kung sabihin nila, naroon siya sa silid, huwag kayong maniniwala. Sapagkat darating ang anak ng tao na parang kidlat na gumuguhit mula sa silangan hanggang sa kanluran. Kung saan may bangkay, doon nagkakatipon ang mga agila. Pagkatapos ng kapighatian sa mga panahong yon, magdidilim ang araw. Hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao
at mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaam at dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Gayon din naman, kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na ang kanyang pagdating. Siya'y paparating na. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay ngayon. Ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking salita ay mananatili. Ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito.